so welcome to the first episode of 2019, Year of the Baboy. Musta dyan? Okay lang. Eto, nalulunod sa ibang galaxy. Alam ko yung game na yan, ha. Stellaris yan, pare, ha. Oo. As in, sobrang deep. Stellaris ka pa rin talaga. Maganda ba? Maganda ba talaga para tayo? I mean, kasi ako, ang approach ko sa mga game na ganyan is parang trying to figure it out, solve it. Pag nakuha ko na siya, ah, okay, I'm done. Game of numbers yan, Chong, di ba? Oo, yan nga. Game of, patay ka dyan. Yeah. Hindi nyo naman tatanong, mga kapatid, itong si Jan, reports analyst to. So talagang nabubuhay sa Excel to. So pag binigyan mo to ng laro, na pwede ka maglaro ng numbers, yan, patay. Gano'n pa ka efficient way na ano. Yeah, binalikan ko ngayon isang game na ano yung Banished, alam mo yan? Resource management. Ang ayoko lang kasi sa Banished is masyado siyang micromanaging. So, ikaw kasi mahilig sa micromanaging. Oo. Ako kasi mahilig ako sa sa gameplay. Kumbaga yung gameplay na nakaka-escape ako in everything. Siyempre, ako, ang hates ko is bumalik sa tunay na buhay na puro numbers and everything, di ba? Parang yun na nga yung escape ko, di ba? So, minsan, pwede, kumbaga parang in on paper, pwede mo ko i-consider na casual gamer. Well, on paper, kasi parang ano ba yung mga ano ng casual gamer is parang gusto nilang mag-escape, gusto nilang maglaro, gusto nilang mag-ganyan. Tapos when they're done with it, balik na sila sa normal na ano. Hindi ako from the get-go, pag nagustuhan ko yung game, hardcore kagad. Pinag-iisipan ko mag-hardcore ako, ganun ako. Kung parang, bihira yung laro talaga na masasabi mo, talagang kailangan ko mag-hardcore dito. Tapos kailangan ko mag-ipon ng stats and everything, ganun. Bihira yun. Sa akin, pagiging casual, depende sa game. Meron talagang game na kukuha sa'yo na parang wala ka na sa mundo. Oo. Sabi ko nga sa'yo, yung subukan mo yung Crusader Kings to. Subukan mo yung Crusader Kings to, patay ka doon. Lulong ka doon. Kasi Crusader Kings 2, ang akin lang kasi, kaya ko siya, nagustuhan ko siya una kasi yung mga kaibigan ko naglalaro sila, parang ano na, addict sila. Ano ba yung Crusader Kings 2? Tapos nung nilaro ko, parang sabi ko, uy, parang Civilization kasi may map, maganyan-ganyan. Sabi ko, ala, paano ba ito laruin? Kasi ang gulo, ang hirap, hindi siya talaga for beginners. As in talaga lang, pag nag-pinick up mo yung game na yon, kailangan nakapag-node ka na ng mga 10 hours ng game. Parang basic gameplay sa YouTube, mga ganun. Bago ako mag-start, kasi talagang wala kang idea, yung tutorial, walang kwenta. So yun, i-explain, hindi siya na-explain yung buong lahat ng gameplay mechanics, tsaka ano yung magandang start. Basta all of that. Pero if I can sum it up kung ano ang Crusader Kings 2, kung gusto mo mabuhay sa Game of Thrones, hindi yung ano ka, yung parang armies, tapos nagko-control ka, kasi Total War series yun, di ba? Ikaw yung buhay, kung paano mabuhay na sa Game of Thrones. Sabi yung Game of Thrones talaga, yung playing the game, the politics. Yan. Ito ba yung sinasabi mong 1 second sa game is 1 second sa day? One second sa laro is 1 day. So yun yung yun yung caveat doon. Kasi parang, talagang, syempre hindi naman everyday may nangyayari sa buhay ng isang, parang count. Count ka kasi yung pinakamababa, count ka lang . Count ka, tapos pwede ka maging duke. Tapos pag naging duke ka, pwede ka maging part ng royalty. Hanggang sa maging king ka, tapos pwede ka pa maging emperor. Yun. Ganun yung political life ng isang, hindi ikaw. Siyempre, no one lives forever. Hindi ka tulad sa civilization, mga immortal yung mga leaders, di ba? Oo. Di ba? So, doon, as normal as one person can be, pwede ka mamatay through an accident, pero paano magpapatuloy yung game? Pag meron kang line, pag meron kang sarili mong line, may anak ka, na lalaki, most, syempre, nung middle, parang panahon ng Crusader Kings 2 is,
panahon ng Middle Ages is lalaki. Pero meron mga kingdoms na pwede mong iset or pwede ka mag-set. Pwede ka mag-set ng rules mo eh. Pero meron mga kingdoms katulad sa mga Middle East na pwede mag-rule ang queen. So, yun. Both ways. Pwede, maganda yun. May advantage siya yun. Madali yun kasi pwedeng pag nagkaanak ka ng babae, pwede siyang pumalit sa'yo. Diba? Pero yun nga. Oo. Pero karamihan doon. Bo, gusto mo yung mga Middle Europe talaga, yung mga England, yung mga France. Pero syempre, mga ano yan. Male-dominated hierarchy yan. So, yun yung, ayun, pag anak ka ng lalaki ganyan, eh, ang nakakatawa doon, your line continues kung yung lalaki mo is, kung yung lalaki mo, ay, hindi, let's say may anak kang babae. So, ano ba yung usual na silbi ng isang babae ng Middle Ages is parang, oh, you marry him, marry the girl off to another royal family. Para or, may alliance. May, something like that. Magbe-benefit ka, ganyan. So, pag minary mo yan, nagkaanak ng lalaki yun, pwedeng magpatuloy sa line mo yun as long as yung kingdom kinukuha, pwedeng kunin, kumbaga hindi, it doesn't matter kung kanino yung apelido. Basta yung apelido mo continues, tuloy-tuloy yung game mo. Yun yung maganda. Oh, pero you, syempre kung if you have multiple ano na anak, tapos puro lalaki, tapos iba-ibang ganyan. Kung sino yung panganay, kukunin mo. Ah, okay. Kung sino yung panganay. Pero ganun yung ano niya. So talagang, ala, hindi talaga natatapos yung game. Ano, hindi talagang napatay na yung line mo, dun matatapos. Next game. So yun, 2018. Lumipas na po, mga kapatid. Balik tayo. Sorry na, natuwa kami sa kuntuhan dito. Kasi syempre. Sa'yo pa lang yun. Sa'yo pa nga lang yun eh. Kung anong ginawa mo. Stellaris ka pa nga lang. Ako, ang dami kong games, pare. Ano na yung nilaro mo ngayon? Ngayon, kaka-install ko lang ng... Nag-install ako ng Empire Total War. Kasi... Hindi na makita mo? Oo eh. Kasi sabi ko, wala na ako makitang version na maganda. Tapos meron pala, nag-definitive edition pala sila. So sabi ko, sige, mura lang. 700 lang naman. Biling ko na. Tapos yung ano, nung... Ano pa yung... Kaka-install ko lang ng isang game na... Ito yung gusto ko kasi talagang isa sa mga gusto kong genre kasi nga kaya kinukulit ko yung guest natin previously to ano pangalan, Purgatory. Kasi nga gusto ko talaga yung linya na yung mga XCOM, yung mga turn-based of turn-based strategy. So kaka-install ko lang ngayon is yung Mutant Year Zero, Road to Eden. So oo, ang ganda kasi niya kasi hindi lang siya parang XCOM. Pag yung battle niya, parang siyang XCOM. So, yun, pero meron siyang stealth mechanics. Ibig sabihin, you can choose to engage certain enemies sa map or not. Or if you can pull it off, di dumiretso ka na sa mission kung hindi nakaharang yung entrance mo or whatever. So, syempre, merong inevitable ano engagement eh. Pero yun nga, ganun siya, may ganun siya. So, pwedeng, most of your engagement, pwede mong i-choose to ambush. Ambush mo na yung ano, yung mga ano. O kaya, pick them off one by one. So, doon ako natutuwa. Kaya lang, ang maganda lang siya, hindi katulad, I think, meron din naman ganun yung XCOM. Ang ano kasi nun is, pwede, let's say, syempre may ambush ka, di ba? Pwede mo i-choose siya kung gusto mong mag... yung i-save mo muna bago mag-engagement. So, yung typical RPG style, di ba, na parang baka hindi mag-work sigurado. Ito eh. Oo. Kasi talagang alam mo naman sa mga games na yan, may RNG yung ano kasi yung aiming eh. Di ba? So, parang, this is my plan. Kailangan mamatay siya. It's just because madali lang tong kalaban na to. So, I just need him off. I'm yet to prepare for the ano. So, pero pag yun, requires you, kasi 3 people ka lang eh. Well, I'm on a part of the game na tatlo lang kayo. I'm not sure kung pwedeng apat na players kayo. Ay, apat na team members. Pero tatlo kayo doon. So, I was... kailangan tatlo silang tumama. So, meron point na parang isa na lang yung buhay. Eh, itong enemy na to, pag hindi ko napatay ngayon to, sisigaw to, tapos magtatawag ng backup, tatlo ka agad. kailangan ko siya mapatay ngayon. Parang rage timer sa mga games na wow. Oh, so yung
ano to, taka ko wala tuloy ako. So, Mutant Year Zero, isa to sa mga pinakita ng E3 2018 na isa to sa mga first release ng 2019. So, sa alam naman natin 2018, what happened, marami nangyari actually last quarter. Mga napag-usapan natin. Pero maraming kontrobersya nangyari last quarter. I think connected to the last episode natin na puro controversies ang pinag-usapan natin. Maraming nangyari. Pero yun yung maganda sa 2018 is halos walang nangyari pagdating sa releasing ng games. Kumbaga konti na lang yung nag-release. Humabol na nga lang tong ano eh, di ba yung Red Dead Redemption. Uh-huh. Although syempre tinake home pa rin ni ano ni Boy. Ni God of War. Oh, ni God of War ang ano, ang corona ng best game of the year, diba? Or game of the year. So, yun nga. Lahat ng games na announced sa E3, mostly they didn't say that they're gonna release this year, except for like, of course, Fallout 76. Diba? So, yun. Most of their games are gonna be released 2019. So, ito na yung 2019. Ito na yung isa sa mga unang games na mag-release, which is maganda to. And, new technologies, new everything. 2019, maraming tayong kailangan abangan. Kaka-release lang ng ano, RTX 2060, which RTX? They announced the yung graphics card. So, for the PC, for our PC fans, RTX 2060. I think I'm gonna get that, hopefully. Sobra kasing mura. Sobrang mura, and I think ito yung masakit eh. Ito yung masakit kasi. 2018, they released the... 2017 or even 2016 pa yata. 2016 pa yata. They released the GTX line. GTX Nvidia 1000. Ito, no? Oh, Nvidia 1000 series. Huwag na pag-usapan niya AMD kasi mamaya, pag-usapan natin. Pwede natin i-mention ng AMD kasi meron silang pakulo bago. So, ang Nvidia, they just released... No, 2016, they released their GTX 1000 series, which consists of yung pinakamababa, GTX 1050, GTX 1050 Ti, then GTX 1060, then GTX 1070, and GTX 1070 Ti. Tapos yung high-end is yung GTX 1080 and then 1080 Ti. Yun ay pinaka-high-end. Nag-release din sila ng Titan for the Pascal. Titan P, I think they call it. Pero, or Titan V yata. So, ito yung nirelease nila. This year, or the 2018, they announced their RTX line, which is, bagong line lang to. It's just a step above GTX, of course. Their RTX 2000 series. Puro, ano to, parang, ang iba lang nito is, parang yung tinatawag nilang Turing something, tapos ray tracing yung inanalip. Sabihin parang, mas maganda yung daya niya sa graphics, mas kaya niyang ma-achieve yung higher frame rates and everything. So, gagamitin na to, I think, ito yung gagamitin, I think, pero I think AMD pa rin sila. Pero this is probably the technology that's gonna be used for the upcoming consoles din. So, yan yung, kaya importante yung nag-step up ang Nvidia kasi kailangan mag-step up ng AMD. Which is most console. Yeah, most consoles run on AMD. So. Di ba parang nararamdaman na natin sa air na parang malapit na magkaroon bagong iteration ng mga consoles? Oh, hopefully. Pero, pag-usapan natin mamaya kung ano sa tingin yung prediction natin sa mga predictions sa mga consoles. Yan. Pero ito nga, ang, kaya ko gusto kong pick-upin kasi itong RTX 2060, which is, I think, last week, they announced it on CES. CES happened, di ba? Recently lang. So, they announced it on CES that the RTX 2060 is a little bit powerful, pero parang overall mananalo pa rin yun. GTX 1070 Ti, I think. Ang GTX 1070 Ti is your Philippine peso worth 21,000 to like 26,000 pesos ang isa. Oh. Yeah. Alam mo kung magkano binibenta yung RTX 2060, which is, you can say na parang
pantay sila ng power. $350, man. Wala pang 20,000. Oh, okay. So, wala pa siyang 20,000. So, syempre, bibiling ko to sa States. Hindi ko bibiling to dito. Kasi dito, pagdating dito, anong pinagagawa nila? Mataas pa yung tax and everything. Tapos mataas yung exchange rate natin. Naabot na ito mga 30, almost 30,000, which is ludicrous. Diba? You can buy GTX 1080 for 31,000, I think, yung huli kang tanong. 31,000. Which is the highest of the series. Ayun. Highest of the series. Talagang ano ka na yan? 100 frames per second. Tapos, ayan. Talagang ano ka dyan? Ano yan? Yung PC Master Race ka talaga dyan. Walang sinabi yung mga PS4 Pro na yan. Tsaka mga Xbox, ano, Xbox One X yan. Walang sinabi yan. As in talagang mid-tier lang yan sa'yo. Diba? Tapos mag-RGB ad yan, yabang-yabang mo, no? Ayun. So, ano pa ba? So, yeah, I think I'm gonna get that. Kasi nga, matipid siya and everything. Tsaka, yung mga bang for the buck, eh. Although, si Linus Tech Tips, you've heard of Linus Tech Tips? No. Oh, yun. Medyo sikat to na wag a PC reviewer, mga ganang puro tech. Hindi siya believe dun sa RTX kasi parang sabi niya, parang denial lang naman GTX. Doon ko pa rin dapat sa GTX and everything. Pero, ang ano kasi niyan, the market is now, the market, all the games coming out in 2019 is gearing up. And all the tech releasing, mga laptops na bago, gaming laptops and everything, are aligning with NVIDIA's RTX series. So, automatic RTX 2080 kagad yung pinakabibigay nila. Hindi nila sila pupunta sa GTX 1080. Siguro kung mga Chinese markets, pwede pa sila mag-GTX. Pero yung RTX talaga, lahat ng lines na ngayon, nire-release nila, is yun na yung ginagamit nilang hardware. So, eventually, syempre, yung mga games would support that kind. Kasi yung mga hardware, yun ang ginagamit ng mga tao for 2019, yun na kagad eh. Tsaka, I think, new games releasing for 2019 will already support that. So, inaano na nila, ginigear na nila. Alam mo naman, pag kung sino nagdi-dictate ng mga graphics na yun, usually, either yung developers or yung mga manufacturers ng mga graphic card na to. Diba? Lalo na ngayon, sobrang demanding na ng mga games talaga eh. Hindi si Laris, ha? Kasi wala. Mag-strategy yan, asahan nyo, walang ano. Although minsan, Civilization nakakainis. Kasi parang, minsan mahilig sila mag-release ng para sa mga latest PC eh. Para sa mga latest PC, hardware and everything. Para makuha mo yung high-end graphics. Ganun. Although, syempre, you get the gameplay kahit low-end graphics. Pero yun nga. That happened and maraming magre-release ngayon na inaabangan ko. Inaabangan ko personally kasi parang hindi ako makapag-decide. Kasi nga, yun nga, 2019 could be the year where it will be the last hurrah. It will make or break the so-called games in service platform na madalas i-coin ng EA. So, ito na yung 2019, ito na yung last year. Pag hindi talaga ito nag-work, babalik tayo sa dati natin, which is, so okay rin naman. Okay rin naman, babalik tayo sa dati natin na parang single-player modes, mga ganyan. So, babalik na tayo sa mga games pa rin ganyan. Kasi ang babasag lang naman talaga yan is CD Projekt Red. Eh. Kasi hopefully, release na nila yun. Kailangan natin re-explain ulit kung ano yung games in service. Games in service. Oh, sige. Games in service is, ito yung recently pinipopost natin yun sa ano, sa Facebook eh, na parang meme siya eh. Na yung pa parang on layman's terms, ibig sabihin, pag bumili ka ng burger sa games ngayon, ang usual pag bumili ka ng burger, kompleto na lahat ng rekado, di ba? Dapat ganun, di ba? Yun ang gusto. Pero sa video games ngayon, pag nagbumili ka ng burger, bilhin, ay maganda tong burger, ang sarap. So papakita sila yung kompletong ano, pakita sa'yo yung kompletong picture. So, syempre, order ka. O, yan, ganyan. Pero ang isa-serve sa'yo, buns pa lang. Pag nag-pre-order ka, yung buns mo may bacon. Di ba? Pero yung karne mismo, pwedeng ano, DLC. Pwedeng, di ba, yung mga ibang recados pa na i-DLC nila, isa-isa mong bibilihin. So, aabot ka ng
rather for simply paying what $60 for a normal game, you'll be paying like $100 or more, which is what yung publishers want, what their shareholders want, what the business, the gaming business is, or gaming industry, well, gaming business is all about. Kasi, syempre, making the most out of one game. Diba? Tapos, I mean, Ubisoft is also, ano dyan, is also, have in the past, ano yan, done that, meaning you, yes, you can play the game, you can play, katulad ng nangyari sa Rainbow Six Siege, is parang, we're gonna have certain yung parang ang tawag nila operators yung characters na pwede mong ilaruin sa ano sa Rainbow Six Siege, pero may darating kami every 3 months na parang dadagdagan namin ng tatlo, and sasabihin na nila yan, parang sasabihin nila lang yung mga bansa na kung saan manggagaling yung operators na yan. They're free, they're actually free, pero ikaw ngayon parang why can't you include that on launch, on launch, diba? Bakit kailangan pachipa-chipa, ganyan-ganyan, diba? So, the others naman, parang, yung, okay lang yun sa Ubisoft, parang tame yun. Pwede mo parang angalan. Pero kasi, games like EA and everything, parang, ibigay sila yung core game, bare bones core game talaga, pero para gumanda yung game, kailangan mo bilhin yung mga DLC nila. So, yun yung medyo kinaiinisan. And so, also, parang, forced ka to buy more, para enjoy mo lang. Exactly. Plus, para makawala sila doon, they're not usually, if it's, yung panahon natin, yung parang if it's worth an expansion, they'll be calling it an expansion, di ba? So parang if you're being taken to a whole new, ganyan-ganyan, expansion na talaga siya. Pero ngayon, DLC lang yon. So parang masasabi mo, paano ka ma-force naman bumili? Kasi pwede ka naman maglaro pa rin eh. Yes, pero pag once your friends, yung mga kalaro mo online, this happens, by the way, pag online game talaga yung, may online mode talaga yung video game. So, yung mga kalaro mo online, already bought yung bagong DLC. At ikaw, syempre, matigas ang ulo mo, yung parang, ako, pwede naman ako maglaro eh. Pag sumikat yung mapa, na lock dun sa DLC na yon, hindi ka pwedeng pumunta dun kasi hindi ka pa bumibili ng content na yon. So, yun yung issue. Oo, yun yung issue. Mukha tinatawag nilang paywall na parang, parang may experience mo tong magandang content ngayon, na sikat ngayon, ha? Ang ganda ng review, ang ganda ng ganyan-ganyan, highly praising ganyan niya. You fork up money. It's not gonna be $60 again, but it's probably half that, siguro mga $29 or something. So yun, dun ka i-reveal ng mga klaseng games. And Anthem and The Division 2 can be considered games in service for 2019. Kasi they're not gonna release their complete plethora or complete story of Anthem in one go. This is EA and Ubisoft again. So EA is releasing Anthem, Ubisoft's releasing Division 2. These are gonna be great. Sino ang developer ng Anthem? EA. Ang developer niya is BioWare. Ah, okay. So yun yung panghatak niya, yun yung ano, this was made by BioWare, this is gonna have a great story and all that. Pero right now people are already doubting it. Parang no. This is gonna be Destiny. And this is gonna be totally run by EA. BioWare could be the one developing it, so it's gonna have some kind of story in it, and it's well thought of and everything. Pero it's gonna run mostly on EA's on EA's direction. Command. Mm-hmm. Yung direction, tama. So kung anong direction na gusto nilang iyan ng EA dyan, yan. The thing is, EA shareholders are parang mga parang mabuhaya talaga to eh. Diba? They demand ROI within 6 months of the game. More often than not. Or even a year. Nakare-release ng game. So parang gusto nilang, hindi. Gusto namin pag-release mo game of the year yan. Why? Kasi syempre, mas maraming. Although Anthem will not include loot boxes for everyone. Well, Anthem will not include loot boxes.
issue ng mga publicly traded na company eh. Talagang they have to. They have to yung mag-earn ng cash kasi kung publicly traded sila ano, pag bumaba ang share price nila, pwede silang mabili na ibang kumpanya eh. And eto ha. Ano ba yung what do you call this? How recently, I think what happened last part of 2018 or 2019, yung nangyari nga dun sa ano, sa Activision Blizzard, di ba? So, well, we might be seeing something like this kasi nga when talking about shareholders and everything. Kasi nung when they released yung, when they announced yung mga Diablo Immortal, tapos they made the move ngayon to release what do you call this, to release Bungie from Activision. Ano, Activision is actually losing money right now in stocks. So nawawalan sila ng, nawawalan na yung mga shareholders ng ano, nagbibenta na sila ng stocks nila and everything. Kasi nga, wala eh. One of their strongest money makers is Destiny, and they were promised that siguro sa mga ano nila, yung mga shareholders meeting and all that. Diba? So, yung mga shareholders report na parang, normal yun sa mga business, parang, this quarter, we're gonna release this in, ito yung expect natin kita dyan, and yun yan, and all throughout yun yan, as long as we have this. Pero they just released one of their biggest money makers, which is Destiny. They also went free to play for a few weeks, tapos you'll have it forever. Isa ako sa mga nakakuha na. Pero hindi kasi nilalaro. Wala lang, gusto ko lang makita ko ano yung pass ng Destiny, hindi kasi type. Warframe na lang ako, the joke. Pero yun nga. Speaking of Warframe, speaking of yan, Destiny, Anthem and The Division 2 is also in the same genre. They will be games in service. They will be online multiplayer shooters. That will be all about the loot, all about yung weapons to guide you through the leveling and everything. So alam mo na to, walang story to mga to. Background story meron, pero walang story. Bigyan ka na siguro ng gameplay, bigyan siguro ng mga 5-hour story-based gameplay just to get you immersed in the world. Pero that's about it. You're not playing in World of Warcraft. You're playing in just this small arena. And you're gonna do things over and over and over again. So ano yung mga caveats mo? Ayun, kaya ko naman gawin yun. Mag-grind, di ba? Ang pull sa'yo dito para magbayad ka is, since you're doing this every day and you're meeting new people, new players, yung mga, sinong gusto mag-run ng, ano, ng mission na to, sino mo ganyan. E syempre, yung individuality nyo, gano'ng kaka-cool. Hindi naman, wala naman kasing kapwa players usually, ang galing talaga niya, tapos pinagmamasdan mo yung gameplay niya, ang galing niya, ganyan. Bihira yon. Usually, how cool you look. So, dyan sa kayo, dyan nyo kukuha yung, ano, which is yung mga aesthetics, di ba, yung, ano tawag nila, internal? Bling. Oo, yung mga bling, mga galing yan. Hopefully walang sayaw to. Hopefully. Ah, ibang issue naman yun. Hopefully walang sayaw na lalakawin to katulad ng Fortnite. So yun, yung nangyayari sa Fortnite, di ba? Pinagsusulo sila. Mamaya, pag naman. So yan. I mean, Fortnite is a great example ng games in service. Kasi, it's free to play. I'll hook you in with their great gameplay and everything. But you're as generic as, di ba? Generic as F, di ba? So, ikaw, ay, paano ako maging kasing cool ni Ninja? Ang galing yun. Yun talaga yung itsura niya. Pag nakita mo siya sa Battlefield, ay, si Ninja yun! Ay, si ano yun? Ay, si ganyan yun, di ba? Nakikita mo, ay, gusto ko rin ganun. Gusto ko rin may personality ako. So, bayad ka. Di ba? Starting, I think, $5 or more. And you're buying in-game currency to buy those items, diba? So battle pass. Exactly. So battle pass. Maraming ganyan, maraming ganyan.
Pero Anthem is promising to release most of it. Walang kahit ano, walang smorgasbord na bilihan. Wala rin siyang mga binibenta katulad ng ginawa nila sa Battlefield, the Battlefront 2 na bukod sa loot boxes, nagbibenta sila ng parang, oh, mas mataas yung experience gain mo. Mas mataas yung ganito. Wala, walang ganun daw sa Anthem. Talagang pure grind to. My problem is, it might be too much of a grind for some, kahit sa mga hardcore na parang, baka yun yung sinasabi dati na parang, oy, ilang years ko bago makuha yung isang... diba? Week. Diba? Ilang... Hindi, yung number crunch na sinasabi nila, para makuha mo yung isang special item, you would have to spend like 100,000 years to actually get it based on the RNG. Ah, diba? Sobra naman yun. Yun nga. Yun nga yung... Yun yung mga fears kasi. Pero hopefully, so far, they're being transparent pagdating sa Anthem. And EA, this is EA's biggest game, I think, for 2019. I don't think they're gonna release Dragon Age soon. I'm not really sure they're releasing any Star Wars game kasi nagka-cancel sila ng Star Wars game. Oo, tama. Feeling ko wala na sa kanila eh. Nawala na yung favor sa kanila ng Lucasfilm. Oh, we're talking about EA's EA's new IPs na i-release na malalaki. Or even recurring IPs. Kasi they still have their EA Sports. Which is annual naman to eh. Diba? Entrenched tapos, na sila dyan. Oo. So, ano to yung usual game na ginagawa nila na to, yung mga developers na itong hasang-hasana, ano bang dadagdag pa natin dito? Okay naman yung gameplay. Sige, base natin dyan. Tapos pag-uwi natin yung ano, based on new graphics for this year. Yun lang naman ginagawa nila most of the time dyan eh. Para ano lang eh. Even 2K does that. Diba? Yeah. Even yung NBA 2K, 2K as the developer and everything is also doing that. It's the same game. They're just changing the aesthetics. Kumbaga parang, syempre, luma na yung game na yun. Ganun. Oo, licensing, bago lang. So it's a yearly thing that makes not only them as a company make money, but also the companies that, kasi may mga branding yan, may mga ano yan, kasama yan sa NBA. So NBA also makes money out of it. And it also gets most of their players, even the unknown players, spotlight. Diba? So, yun. Kasi ako, I most of the time, I could watch like NBA channel all throughout, watch their ganyan segments and everything. Pero all they're gonna be talking about is the great players. Katulad mo, LeBron versus Jordan, yung mga ganyan. Paulit-ulit lang naman yan eh. So, pero to know more about the other players, you have to go to their, you have to love the team first, tapos ganun. Eh, how many teams are there? Paano kung interesado ka sa hindi mo fan na team? Interesado ka sa isang player, so you have to research pa. Pero yung 2K kasi gets you interested because you're playing every hour. Oh, diba? Every time you're playing, oy, ang galing ng player na to, oy, ang galing ng player na to. Sino kaya tong player na to? So that it gets you interested with other players. So ganun din sa FIFA, ganun din sa ganun. Sino ba tong player na to? Sino ba tong player na to, diba? Sino ba yung mga bagong guys? So it gets you interested also. So these companies tied up to these games also make money in their sort of way. So yun nga. Tapos, yun nga, biggest game to ng EA, yung Anthem, for 2019. The Division is not Ubisoft's, I think, biggest game for this year. Pero they're expecting a lot from The Division 2. Kasi nga, they're trying to make up for the mistakes of Division 1. Which is a lot. The Division 1 didn't really live up to expectations until its last leg. Until yung last expansion. Last patches and everything. Na finally, na figure out nila. Yes. Nakinig na sila sa players, nakinig na sila ganyan-ganyan. Hindi na sila matigas na parang, but that's not what we want the game to be. Okay, pero sinasabi ng players, well, what you want the game to be sucks. Diba? could you adjust this? Could you adjust this? They listened to it, they made the changes, and it's, yun na. But the thing is, it's too little too late. Maga nag-alisa na yung mga players. Diba? Hindi na sila bumalik. Yeah. Diba? So, they're doing it right this time. They're using the
what they learned from Division 1. They're keeping the same game and they're adding on to that, which is good. Although, may mga certain angal ngayon na sinasabi, pero minute lang naman yan. I think it just people players just need to get used to those new mechanics. Yun. Pero yun nga. I think the map is a little bit smaller than the last time. The Dark Zones, which is yung most popular, is a little bit smaller kasi nga they've added other PvP sessions. So may team-based fighting na, may ganyan na. So which is mas maganda. Kasi it employs... Wait, esports, I smell esports. Ayun, exactly. So it also, yun nga, incorporates team-based playing para magkaroon kayong cohesion, di ba? Yung certain yung play styles nyo, tsaka yung mga skills nyo, kumbaga parang minamatch nyo sa team based on do it all ka. Kumbaga parang, may bakong character para sa ganito, may ganyan. Mahirap yun kasi pag ikaw lang mag-isa, mahirap talaga. So, mas maganda talaga yung team-based, which is what got me interested sa Anthem. So, yun nga, Anthem is bringing back the Holy Trinity. Paki-explain. Ayan. Holy Trinity, ito, para sa mga MMO MMORPG. Ang Holy Trinity is yung tank, yung DPS, yung pala damage, tsaka yung healer. Or yung support for other types. Kasi, pwedeng iba-iba pangalan yan, pero yun din yung tatlo na yan. So, and yung DPS pa nga, on Anthem, they actually split the DPS. Well, for MMO players, it's the same. Even if you're melee DPS or your range DPS, it's the same. Ano na lang kayo, para kayong mga langaw eh. May isang tirahan, patay kayo eh. Pero malakas sila dumamage. Mga glass cannons to, mga ganyan. They can hold their own for a time, pero ika nga, yun talaga yung main trabaho mo po when you're talking about a team. Your main job is to deal massive amounts of damage. So, whether you're a ranged or a melee, you should do that, di ba? You're not supposed to, hindi ka magka-kite. Yung kite, ibig sabihin yung parang kinukuha mo yung mga, aggro. Oo, nag-aggro ka ng mga creeps, sa mga ganyan, sa mga Dota players, alam niyo to. So, hindi yan ang trabaho mo, ang trabaho ng tanke yun. Kunin niya lahat ng tao sa kanya, siya ang pinakasikat. Gusto niya maging artista. So lahat, marami siyang fans na creeps na dapat nasa kanya. Ang gagawin ng iba is parang to minimize all those creeps kasi mahina yung damage ng tank. Ang malakas siya mag-absorb. So yun, teamwork kayo. Tapos syempre, imposible naman na hindi kayo tamaan lahat doon kasi minsan may mga environmental, 'di ba, yung mga area of effect damages, kahit yung mga DPS tinatamaan. So sino yun? Sa support. Yung pinaka-importanting tao yung support. Yung pinaka-bullied sa buong team, ang mga healer. Healer ako sa WoW dati. Oo, ang mga healer, mga bull. Ano? Mamatay na ako. Yung mga hindi tumitingin sa lupa na tumatapak dun sa nakaka-damage sa kanila. Oo nga eh. Siyempre may mga rason yan. Eh kasi nga, busy ako sa... diba? Pero may, ang maganda nga kasi sa Holy Trinity in life is that there are really types of people that are like this. Diba? Ako, hindi naman ako mahilig sa pasikat and everything. Pero tank ako kasi I wanna take the damage out of my teammates. Diba? Baga, I'd sacrifice myself instead. Yun yung personality ko. So meron na maiba yung parang, gusto ko ako yung nakakapatay palagi. Diba? So di mag-DPS ka. Tapos meron naman yung isa, pasaway kayo lahat. Sige, ako bahala sa inyo. Yun yung mga healer, di ba? Di ba? O kaya mahilig sa micromanaging katulad ni Jan. Yan. Click ng click ng mga ano. Ay, wala lang buhay ito. Next up. Next up. Okay. Di ba? So, yun yun. Yun ang gusto ko sa kanya. Kasi nga, nung narinig ko yun na yung tank nila, which is, I forgot the name, man. Anyway, it hasn't been released yet. Pero kumbaga parang juggernaut or something na tawag nila. Minimitigate niya yun. Parang ina-aggro niya talaga. Meron talaga siyang tinaya-aggro niya. And all the others have to do is just have fun and kill yung mga stragglers and everything. So yun yung gusto ko sa kanya. Yun yung gusto ko talaga sa kanya.
ibabalik nila yon, mas madali yung game kasi pag nag-base siya sa Holy Trinity, di ba? Versus lahat kayo damager, lahat kayo meron kayong healing capabilities, lahat kayo may tanking capabilities. May mga games ng Guild Wars 2 is lahat kayo may healing capabilities, lahat kayo pwede mag-tank. Any playstyle you want, pero ganyan. Hindi, ayoko nun. Feeling ko kasi pag Holy Trinity, it forces yung mga players mag-work together. Yun nga. Kasi you have your certain roles in a team. Walang lahat pabibo. Di ba? Kasi on games such as hybrids na parang, oh, ano kayo, healer kayo lahat. Di ba? May healing capabilities kayo lahat, pero lahat kayo damager, lahat din kayo tank. Ang maganda kasi dyan, ang pangit kasi dyan, pabibo eh. Pabibo yung iba. Yung parang, tanky yung build mo, pero ikaw yung pinakamaraming damage. O, eh, dyan pangit ang team nyo. Diba? I think it happens in Dota as well and League of Legends eh. Let's say, pag DPS ka, I think agility based ka or something. Kasi ngayon may mga carry, may mga ganun-ganun sila eh. Pero iba naman kasi yung Dota eh. Yun nga. Wala naman siyang PvE. Pero meron siyang, kumbaga parang strength-based ka pagdating sa creeps and everything or pagdating sa hero killing. Alam mo kung kaninang trabaho yon. Kumbaga pag strength-based ka, usually ang gusto mo talaga is to CC. Diba? Crowd control. So, CC mo sila para makapwesto yung mga killer nyo. Diba? Tapos yung struggler para sa mga range DPS. Kasi lalayo na nun. Sino nga habol dun? Eh kung melee ka, hindi mo maabutan yun, di ba? So, doon ka sa mga ano. Oh. So, each have their roles. Halatang hindi ako familiar sa mga ganyan. Ako, maglaro naman ako yung mga first part. Pero yun nga, I mean, a good team has its, each of them has its role player. Hindi pwede lahat LeBron, hindi pwede lahat Jordan. Di ba? Di ba? Kasi wala mangyayari sa team. Lahat kayo, lahat kami malalakas. Lahat ng hero, alam namin eh. O talaga, anong role mo? Di ba? Wala eh. Mas magaling pa yung isang may specialty na parang, ah, eto number one sa support talaga to. Eto number one mag-farm to. Eto number one talagang pumatay ng hero to. Alam niya yung bawat galaw, maring-galing siya to miming and everything. Eto number one sa CC. Pag meron kong ganong klaseng roster, ah, kayo, cha-champion kayo. Diba? Pag alam mo yung gusto mo gagawin mo sa isang game, yun. And this is why I'm not endorsing Anthem or anything. Ha? Pero I'm thinking, hardly thinking about it. Kaba parang konti lang ako convinced na akong bumili. Diba? Kasi hindi na uso ang subscription ngayon. Eh. Nobody has that kind of money because there are a lot of games coming out every month. Diba? Kung meron man subscription, baka putuli nila yung subscription. Eh kasi kailangan kong bilhin yung isang game eh. Diba? Wala na akong pera, di ba? Parang, yun nga. So, parang, subscription is out. Destiny actually works without subscription. Anthem will be working. The Division doesn't have any subscription at all. Pero, yun nga, they want you to fork money to it if you love it that much. Kumbaga parang, totoo naman yun eh. That's the main gaming business of all these games and service games. If you love a game so much, you'll pay for more money. Di ba? Pero siyempre, mga hardcore, sabihin yung mga traditionalist, sabihin lang nila parang, but I've already paid for the game. Can't you give me all the, ano? Diba? O yun nga, yun nga yung endless debate to na nobody will win. Pero totoo yun, na if you love a game so much, diba, magbabayad ka pa sa supportahan mo pa yung developer na, which is what happened to, again, World of Warcraft. Diba? People love it so much, they still support it up to this day. 14 years? 15 years? Tama. Oh, more or less. Di ba? I think 2004 nag-release eh. 2004, so, 2009. So, di ba? 15 years. 15 years, WoW is still here. Di ba? Multi-generation still game yan. You can say na parang, ay, konti na lang naglalaro na since then. Yes, but you still have millions of players playing it. We're not talking about hundreds of players at one time, 100,000 of players. No. We're still talking about millions of players logging in each day. And they, no game can still beat it. Wala pa rin. Diba? Blizzard, yun pa rin ang number one moneymaker. Malis yun, magsasara ang Blizzard.
Seryoso ako. Tanggalin mo ng WoW, masasara Blizzard. Why? Kasi mataas na yung expenses nila as a company, di ba? Oo. Babalik ka ba dun? Yung pera sa WoW, yun ang ginagamit na pang-develop na ibang game. Exactly. Di ba? At more so, damage control din, katulad na nangyari. Bumagsak yung stocks mo and everything, di ba? Kaya. Tsaka, the fact na gusto nang mag-partner ng Activision sa kanila is because of WoW. Man, they want the piece of the pie. How did you do that? What's the secret? EA, almost lahat ng game want to emulate that. EA has done it several times. Tinawag yun lang, WoW Killer, yung MMO na i-release nila. Wala nang nangyayari. Diba? Ngayon, sinasabi lang nila, we want to beat Destiny. Yun lang. Because I think when Anthem was incept nila yung Anthem is parang sabi, parang maganda yung ginawa nila sa Destiny, pero we can do more. So that's, I think, the birth of Anthem. Diba? Siguro, yung caveat na lang para sa mga iba, lahat kayo Iron Man dito sa game ng Anthem. Kasi lahat kayo papasok sa suit eh. Diba? Pero sa akin yung semantics na lang yun eh. Yung gameplay talaga sa akin. Semantics na sa akin yan. Pero yun nga, dahil suits yan, so parang yung pambayad nila sa shut up and take my money people is, marami kang pwedeng bilhin na pwede mo i-customize yung suit mo. Di ba? Fair play. Di ba? Ako naman, pag mga ganyan, iisip ko palagi yung flag ng Pilipinas eh. Para pag, Pinoy, okay, di meron akong kalaro. alam mo yan, naalala ko lang sa Guild Wars 1. Nakwento ko na yata ito eh. Guild Wars 1, I made a warrior na parang negro pa. Dark colored yung skin ng tapos malaki. Tapos ang gamit niya hammer. Manong guard. lahat. Di ba kasi sa... we were required in Guild Wars 1 to put the first name and last name. Hindi ko alam. Yun, we were required to put the first name and the last name there. Hindi pwedeng one name lang or hindi pwede yung mga, di ba, yung mga XXX, yung mga ganyan. Walang ganun. May gumagawa nun, pero hiwala-hiwala yung letters nila. Pero you're required to put the last name. There has to be a space between your name. So yun, nilagay ko, Manong Guard. Walang nakaisip. So lahat nagtanong sa akin, Pinoy, why is yun na? Tawa sila ng tawa si Manong. Ang itsura. May yun, warrior. Tapos, ang laking tao lang talaga. Diba? Para siyang Terry Crews. Oh, Manong Guard. Sinong tatay mo? So, yun. Ano pa ba? So, ano pang papag-usapan natin? Controversies? Recent news? Oh, recent news. Actually, recent news talaga. Nagre-revolve siya on certain companies lang. I wanted to do a separate episode as soon as our guests agree. Paging Nadine. Tsaka si in-invite ko si Victor kasi marami siyang masasabi about dito. Both of these, I work with Rappler sa Rappler Gaming section. So, marami silang masasabi dito. Kasi they both like the topic, they just can't find the time for it. Soon. Pero ngayon, intro lang, on my side of the story is how I view it, is there are two companies that are being highlighted so much, aside from Activision Blizzard, which is having their worst time right now. Kasi nga, they're not only losing the fans, but they're also losing money in terms. Pero there are two companies here that are in question, which is Bethesda, unlikely, di ba? Bethesda and yun nga, Activision, yung Blizzard, Activision Blizzard. Sila yung dalawa talagang highlighted. Pero Bethesda is so unlikely because Bethesda has always been the dark horse or probably para siyang siga talaga siya eh, sa gaming industry, di ba? Pag naglabas siya ng game, hit kagad. Di ba? People want to play it because they released the best Skyrim part. Lang. Yung RPGs kasi talaga sila eh. Kasi talagang uubos ng oras eh. Tapos may kipagkwento mo ka sa mga, paano nalaro mo ba yung ganito? Speaking of, parang may narinig akong
they're planning a multiplayer na Skyrim? No, that's modded. Ah, mod ba yan? That's a mod. Kaya siya sikat. Kasi it's not being made by Bethesda. Skyrim is an old game. They're not developing. Nasa skeletal system. Ano lang, maintenance mode na lang yan. Wala na magde-develop ng content para sa Skyrim. Pero a bunch of people have gone on to release. I think nasa closed beta na sila. So they're finally releasing it. I forgot what this. Skyrim with friends. Pinagandahan ng mods, no? Modding. Mm-mm. Kasi tatagal talaga yung game mo. Oh, exactly. I mean, modding is particularly famous sa Bethesda games. Kasi, okay, yung pinaka, ito yung pinaka-popular na mod. Yung Dota. Hindi ko alam. Oo naman. Hindi, custom game siya, di ba? Ay, yung Dota? Di ba, ano siya ng Warcraft dati? Oo, custom game siya. Mm-hmm. Tapos yun, like, spin-off na talaga siya isang real game. Truth. It's very crafty and all that. Kuga parang, siyempre mga once in a lifetime ano yung ideas. Katulad ng mga battle royale, ano, di ba? Once in a lifetime ideas that would click. Why? Because it's so genius, di ba? And you know it's so genius if everybody wants a piece of the pie. So when Dota All-Stars came out, or Dota, even just Dota came out, it was a hit instantly na parang, ang dami naglalaro, wala nang ibang naglalaro, awesome games. Other yung mga tower defense na na concept. Kasi sarap naman talaga ng tower defense. Doon yung nagmura yun, di ba? Doon yung nagmura yun. So yung TD na tower defense, kung mahilig kayo sa mga mobile games, sa mga tower defense, nagmula rin yan dyan sa Warcraft, ano na yan. I think Starcraft pa nga eh. Pero yan yung mga tower defense. Talaga nagmula yan. Kasi as long as a game has towers, di kumuha ka ng game around it. Di ba? So yun. Yun yan. Dota, when Dota came out, naglabasan itong mga high-end graphics na ganyan, katulad ng mga, ano yan, yung Hon, yung Heroes of the World. League of Legends. League of Legends, diba? Dota 2 was just bought by Valve, na parang sinabi na, diba, sino yung developer ng Dota All-Stars? Kunin natin yun. Bakit tayo gagawa ng sarili nating pautot, diba? Kunin natin yun, hire natin yun, tapos develop na yung game. Diba? Yun nga, ginawa nila. Diba? Si Lord Gabe has all the money eh. Diba? All the money in gaming eh. Pwede bakit? Tigilan nila yung alin? Pagiging pag-focus sa Steam at gumawa talaga na sila ng game. Bakit? Yan ang isasagot sa iyo ni Gabe na talagang nasa trono lang niya. Bakit? Dahil kong pera eh. Half-Life. Diba? Half-Life 3 is a myth. No. They're not, I think dissolved na yung development team ng ano ng Valve. Puro ano lang yan, mga offshore, ano lang yan, hired lang yan. Mga nag-develop ng games katulad ng mga what was the game? Team Fortress. TF2. Oh, wala na. Yan. Dissolved na yan. Nasa ibang mga gaming studios na yan, developing studios na yan. Wala na yan. Puro skeletal team lang yan. Okay, mag-hire na lang si Gabe. Kasi may pera naman siya eh. Valve, hindi na siya gaming studio eh. Oo. Wala na. Nag-evolve siya, di ba? It will take one persistent employee to tell Gabe na parang, boss, tayo ko ulit yung Valve Studio natin. Gagawa lang ako ng ano para sa Half-Life series natin. Mga offshoot lang, di ba? Kung buhay pa nga yung Telltale. One can wish. Oo, kung buhay pa nga yung Telltale Games, I'm sure they'll fund. Ay, buhay pa yung Telltale, di ba? May sumagip sa kanila. Oo, kaya lang. Are you sure? Are you sure? You haven't heard they're making any projects anytime soon. Sabagay. So, wala yan. So, ano lang yan? Pakatot lang yan. Yung mga developer, pinag-hire na sa iba, di ba? Sayang. Pero yun nga.
Pero usually, mga developers na yun, ano, lalo na yung mga head, pag lumipat yan sa iba, gagawa yan ng katulad Telltale game. May mga ganun eh. Mm. Kung wala naman sila makuhang publisher na mag, ano, mga ideas nila, eh, magka-crowdfund yan, magki-Kickstarter yan. Diba? Successor to... Yeah. Alam na natin yung style na ganyan sa gaming industry. Basang-basa na. Ayun. So, yun nga, 2019, sobrang daming lalabas. We don't need to announce it kasi nga yung E3, we already have an episode about it. So, lahat ng lalabas na games, Kingdom Hearts and everything, is gonna release 2019 all in all. So, 2019 is a big gaming year. Probably one of the biggest gaming year na makakakita tayo ng mga AAA titles na to the roof. Wala pa dun yung mga games na lumalabas lang out of nowhere. Mga surprise, mga, ano? Oo, yung mga AA, yung mga AAA lang. Ganyan. Wala pa dun, hindi pa natin pinag-uusapan yun. Pagka parang karamihan ng AAA titles lalabas ng 2019. So, yun. Ako kasi, nothing... So, for me, nothing will rival or nothing is still rivaling other than 2014, I think. 2014. Pero nothing still rivals 2011 releases. Kasi yun talaga yung... Kasi Skyrim released on that year. Ah, okay. Several games. Kahit i-Google nyo mga kapatid, 11 games, sobrang dami. Ah, nakaga dyan. Skyrim, Portal 2, Legend of Zelda, Skyward Sword, di ba? Uncharted 3. Oh, mayroon ba? Diba? Uncharted 3 is one of the biggest games kasi di ba parang final game? Batman Arkham City, Dark Souls, Battlefield 3, Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare, di ba? Dead Space 2, Gears of War 3, Saints Row, di ba? LA Noir, Saints Row. Dragon Age. Well, Dragon Age 2, wag na yan. Yun yung pinaka-listed. Star Wars The Old Republic, pare! Di ba? 2011 yun. Oh, yung ano, yung paborito ni Rainier, Space Marine, Warhammer. Oh, di ba? Ocarina of Time din, lumabas din. Bastion. Ay, arami. Infamous 2, ano pa ba? Binabasa ko talaga sa Google, ano. Dami. The Witcher. Witcher 2 lumabas. Crysis 2 lumabas. Ganon kagaganda yung lineup ng 2011, Chong. Sintay na Skyrim. Sino tatalo dyan? Itong data mind ko na naman nag-iisip eh. Yung 2011, gano'ng katagal, ano yung ilang years since naglabas yung mga bagong consoles at saka ano? Anong meaning? I mean, baka may pattern ba na after X number of years ng labas ng bagong mga consoles, doon na lumalabas yung mga ano? Well, totoo yun. Totoo yun. Pero let's say, kasi PS3 itong mga huge, era na to eh. PS3 itong era na to. So, ang PS4, ay kailan ba ni-release ang PS4? 2013? I think, check natin. 2013. So, pwede. Pwede yung last life. End of life ng ano. Oo. Pwede. Pwede siyang end of life ng PS3. Pero yun nga, 2011. 2019, hindi naman natin sure kung maglalabas ng PS, kung mag-a-announce ng PlayStation ng PS5. Pero even if they, diba? if they announce it, when will it be? The predictions is as early as 2020, pero as late as 2022. Kasi the reason being is the next console should be modular. Modular meaning pwede mong ipalitan yung parts. Or maybe they're waiting dun sa implementation ng 5G? 5G for internet? Hindi, kasi may, ako, maybe I just read it wrong. Kasi parang ang 5G is more than just cellular eh. It's more of IoT. Pero I don't think it would affect yung ano, yung traditional. Tsaka introducing some a technology like that,
particularly very new sa consoles would just ano yung parang kakaroon na lang problema. Take for instance Xbox One when it released, diba? Inintroduce nila yung online only system. Look at the consoles now. Sila ba nung first nun? Yun. Pero everybody hated it. Parang tayo ninyo, diba? Parang wag naman ganun, diba? Galit na galit yung mga tao na parang doon na lang kami sa PS4. Ayaw na namin sa Xbox. Kasi, ba online only? Ano to? Gusto namin offline. Gusto namin kasi mga single player games, di naman kailangan online. Tapos nagkaroon ba sila na parang tinatrack nyo siguro yung mga ano kasi nauso nun yung parang NSA, di ba? Parang, di ba? So, I mean, they had a great idea. Binigla nila yun. Oh, they released it in the wrong time. They were too ahead of their game na it didn't work for them. Pero look at the games ngayon. Look at the yung mga may-ari ng console ngayon. Di ba kayo naka-online lahat all the time? Uh-huh. Di ba? Why? Because you're playing Fortnite. Bakit? Paano ka mag-offline dyan? Oh. Wala. Di ba? So nga. Pag hindi ka naka-internet ngayon, wala ka na. Huwag ka na bumili. Di ba? Bumili ka na lang ng PS3. Yun, pwede. Pero huwag ka bumili ng PS4 kasi walang kwenta yung hindi ka online. Kasi your games are online. Even if you buy it, buy the CD, you install it, nag-download ka pa ulit eh. Di ba? I think kaya siguro na-mention ko yung 5G kasi they're saying na 5G sobrang bilis. It's gonna rival yung speed ng Wi-Fi. Yung router, yung in-house. So, I think Nintendo already started the ball nung sa portable na ila na console. So I'm thinking the others will follow in a way. No, I think what you're saying is just this. You have to be 5G ready. That's basically it. Is your network card 5G ready? That's it. Yun lang yun. Kukuha lang sila nun 5G ready and then that's it. Pero kahit yung 5G ready at this point in time, hindi magandang device yun, alam mo yun. bagong tech yun. May bugs todo yun. Hindi niya makukuha yung 5G. Parang yung PS4 and Xbox One, they tried saying na parang, 4K ready. Ayun, Xbox One X and PS4 Pro. 4K ready na to. No, it's not. That's 30 frames per second 4K. Eh, nasanay na yung tao sa 60 frames per second. They're pushing 1080p, 60 frames per second, which is still the best mode in consoles right now. But if we're talking about 4K, no, you're not ready. Diba? And they're talking about parang, PC. Parang kasi yung PC console war nga, yung parang sinasabi, no. PC is already pushing 8K to 12K. The technology, the hardware, yung mga systems in place are still not that ready. Yun yung sinasabi ko na parang kaka-release pa lang, hindi pa maganda yung system. Pero, kaya nang i-push ng mga graphics cards ngayon ng PC, yung ganun ka-advanced. Diba? Hindi katulad ng nilagay mo sa console. Why? Kasi hindi mo na pwede upgrade yan. And that was made, three years ago, na bagong-bago pa yung system nyo, hindi ba pwede? Bagay. Kailangan mature na yung tech na yun before it's put. Exactly. Yun. That's the reason why I'm saying that the new console should be modular. Why? Because you're not gonna sell them an entire machine again and have this machine thrown in the garbage or sold na agad. Ganun ba talaga ang gusto nyo market, PlayStation or Xbox? No. You want them to keep their devices. Then you want them still buying PS from Sony and Microsoft. So make it modular. You're gonna buy a graphics card specifically made for your systems. Diba? Pag nag-upgrade na, ready na to eh. Kakabitan ko na lang. Diba? Kasi obsolete na yun. I don't need to release a PS4 6. Diba? I just need, or PS4 Plus, or yung PS5, ganun, PS5, ano yun, parang Pro, or ganyan-ganyan. Diba? Kasi, for them, magastos yung manufacturing yan. So, mag-change na sila ng business model. Kasi ngayon, diba, parang at yun cost nga lang na yung ano. Mm-hmm. So, kung modular yan, doon na sila kikita.
doon sila kikita ng malaki. Why? Kasi I don't need to change my system. I just need to buy your trinkets. Katulad ng ginagawa ng game sa DLC, di ba? Habagtan ko lang yung mga certain components. DLC na sa hardware na. Oo. Oh, kasi you buy small. Di ba? You buy small, itong kakikita. Pero you buy big. Matagal eh. Katulad ngayon, yung life ng isang console, gano'ng katagal na yun compared sa PS2 or PS3? Mahaba-haba wala pang, na. Walang 10 years. 10 years ang PS2 eh. Ah, oo. Di ba? Biglang may naisip na ako. Kasi nga, di ba, sabi mo modular. So, hindi kaya papasok na tayo sa same problem ng DLC na hindi mo malaro to kasi kailangan mong bilhin to. Which is, what? That's okay. Why? Kasi yun ang nangyayari sa PC ngayon eh. Sa bagay. Di ba, yun ang PC ngayon. Yun ang PC ngayon. And PC is taking it well. People still have that money if they want it. Well, I mean, hopefully yung mga... Kasi ngayon, di ba, dahil nga fixed yung system, yung pag nag-develop sila ng game, fixed talaga yung performance. Eh kung kunyari modular, ngayon ang developer, isip nila, kailangan kaya din ng game nila ng mababang frame rate. Or, I mean, yung old, ano yun? Yung old modules. Oo. Yun talaga yung una nun. Iba parang... So, kailangan mayroong bababaan mo yung graphic ano pag hindi na kaya yung... Hindi, kasi ito yan. Diba, ano iba, yung standard ngayon is for PS4 Pro and Xbox One X and even PC is 1080p 60 frames per second. You're being... even yung mga games kahit mga 4K na ganyan ng minimeasure nila, yung highest is 4K. Pero you're being still measured for an experience of 1080p, 60 frames per second. Diba? Yun yung standard ngayon. So as long as you can do that, ngayon, sa age ngayon, you're good. So yun yung release mo. If you're releasing on 30 frames per second, you're gonna get, your game is gonna get some slack. Pero developers are, hindi naman sila tatanga-tanga dyan eh. Kaya na ng 60 frames per second. Walang issue. Diba? Merong pangit mag-render ng 60 frames per second, pero 60 frames per second pa rin. Pangit mag-render, ibig sabihin parang, kahit 60 frames per second, pangit pa rin ang game niyo eh. Siguro, what I'm saying is, kunyari kasi that, may PC ako dati. I mean, meron kong gustong laruin na game, pero hindi ko malaro siya kasi yung graphic card ko, hindi kaya yun. So, I need to buy that para lang malaro ko siya. Exactly. Kasi, unless yung game na yun, meron siyang, meron siyang settings na low-end pwede. So, yun ang kailangan isipin ng developer ngayon. Oh, meron naman ganun eh. Let's say, ngayon ay, ginagawa sa console yun. Ba? Oh, sa console ginagawa ng mga tao yun. Why? Kasi may tinatawag na backwards compatibility. So, tingin mo, you're still playing 1080p 60 frames per second on an old game that backwards compatible. Hindi, di ba? Ang pangit ng game na yun. Pero you still want to play it because it's the game that you want. So, you're gonna play it on low settings. Diba? Low settings yun. Hindi siya magta 1080p 60 frames. Mababang mababa yun. Makahingingan 1080 yun. Mga 720 lang yun eh. Diba? Kasi PS3 pa siya. Pero dahil pwede mo siyang laruin sa PS4, gagawin mo yun. Eh, gusto ko mag-nostalgia eh. Gusto ko mag-ganan eh. Diba? Pero, when you're releasing a game, yung game dapat standard na. Ibig sabihin they're gonna get. Pero, let's say 1080p 60 frames per second. Pero I wanna play it in 4K kasi yung TV ko 4K. I want to experience it totally. O di bumili ka ng module namin for 4K. Which is the same thing as what's happening now in PC. Diba? Kasi ngayon sa PC, ako, I don't play on ultra settings. I just play it on medium or high. Kasi depende sa game. Let's say kung shooter yan, gusto ko medium. Why? Kasi gusto ko mabilis eh. Gusto ko hindi pag pumunta ako sa isang room, i-render mo yung buong. Diba? I-render mo pa yung buong room na baril na ako. Diba? Huwag mo i-render yung buong room, yung mga kalaban ko lang i-render. Mag-aayos tayo. Isang low pa nga ako eh. Low settings. Wala akong pakialam sa mga kung ano-anong abubot na may lumilipad na papel or whatever na dyan nilagay mo sa game mo. I don't care, man. As long as you can give me my opponents, where my opponents, I can see my opponents. And yung room, kahit blocky pa yan, kahit ano pa yan, okay yan sa akin.
sumugray pa yung room, okay. Cheating na yun. Cheat na yun eh. Gray lang yung room. May kita, daling makita yung mga kalaban. Okay. Mm. Daya yun dati sa Counter-Strike. Cheat yun eh. Nakikita mo lang, nilitaw-nilitaw sa mapa yung mga ano. Kasi nga, di ba, para sa yung mga camouflage ng mga shooter games kung nakikita mo kagad sila. So, so yun nga. Yun, I mean, that's what's happening in PC now. And PC is still doing great. It's still the highest, mas marami pa rin pera na kinikita pag PC sa PC industry versus sa mga consoles. Di ba? Kasi consoles, they buy it. These are, parang, ano eh, mas malaki yung wide range ang players ng console eh. They're from casual to even light casual pa kamo. To, kung may pera lang pambili ng PS4, gusto nang regaluhan yung anak. Hindi mo marunong maglaro yung anak. Diba? So, bibili ng PS4. Mm. Diba? Pero, ikaw ba naman, hindi marunong yung anak mo maglaro ng game sa, ano, bibilan mo ng high-end rig sa PC? Bakit? Diba? That's 1,000, mahigit $1,000. So, bibili ka ng ganun? Hindi, di ba? So, bibili ka ng PC, pero hindi ibig sabihin pwede pang gaming yan. Pero, sa ano kasi, mas wide range siya eh, sa console eh. Kasi pag bumili ka ng PS4, pwede ka na mag-games ka na kagad eh, di ba? So, mas wide range siya kumpara dun sa hardcore. Pero kahit yung maliit lang yung sampling ng ano, ng PC gamers, ibig sabihin mga talagang nagbabudget yan, katulad ko, nagbabudget ako for what types of games, what types of machine or components I'm gonna buy, mas malaki pa rin yung pera. Kasi tulad niyan, isang graphics card dito, isang console na eh. Pero I can still say na I can afford it. Diba? I may wait some time para mag-ipon and everything, pero I'm still gonna buy it. Diba? Isipin mo naman yung kikitain ng mga console developers doon. Uh-huh. Ay, ng mga console big companies. Oo. Diba? Kikita din yung gumagawa. Although, kailangan, mahirap lang naman talaga sa console kasi is you control the third party. Mahirap kontrolin ng third party. So, tingin mo yung pag, if they go modular, yung modules is in-house o mag-ano sila ng third party? Dapat in-house. Dapat in-house. Magkukuha sila ng third party kasi they don't make graphics cards, they don't make other devices. Pero, para lang sa graphics card. Licensing, baga licensing talaga na, kami rin magbebenta. At least, maiwasan nila yung issues sa PC. Oo. Kasi diba, compatibility. Yung mga China-made na, ay, is talaga ako doon. Kami kasi PC ngayon. Parang may hugot yung statement na yun. Oo. Hindi kasi ito yan eh. Sa PC, meron mga high-end brands. Katulad ng mga MSI, Asus, yung mga Asus ROG. MSI. Yan yung mga gusto mong gumagawa. Gigabyte. Yan yung mga gusto mong gumagawa ng graphics card mo or mga computer components mo. Pero meron kasi naglalabasan ngayon yung na Chinese manufacturers. Siguro pinaka low-end, or hindi naman low-end, pero pinaka-acceptable sa mga to is yung Zota. I'm not really sure if they're Chinese. I'm sorry sa Zota kung ano. Pero, Bininta. Oh yeah, Hong Kong sila. So, Hong Kong sila. Oh, PC partner factory is in Dongguan City, China. Oh, yeah. So, Zotac. Maganda yung device ng Zotac because ako, I'm using Zotac graphics card. Kasi nung binili ko yung graphics card ko, wala pa akong pera eh. 13th month pay lang yun eh. So, yeah. Zotac yung ginagamit ko. Pero they're good. They're a legit company and you can pwede silang asahan. Pero yung katulad mga EVGA, Gigabyte, di ba? Corsair, yan, Asus. Medyo high-end yung mga ginagawa nilang graphics card. Pero ngayon nga, sabi kong may emerging market is medyo sketchy. Di ba? Makikita mo to sa mga ano eh,
tawagin na lang natin siyang online shopping store na Asadas. Di ba? So, mabibili mo siya doon. Okay. Di ba? Mabibili mo siya doon. Di ba? So, ayun, isa, parang yun. Anong pangalan ng, ano yun? Colorful. Ano mo yun? Di ba? Alam yung para siyang, ano yun, yung English ng Japanese. Ganun yung mga pangalan ng mga ano nila. Ano mga, ano nila. Di ba? Colorful eye game. Tapos, ano, GeForce, ganyan. It's licensed by NVIDIA. No issues with that. Although I'm really sketchy because your prices are so low. Siguro mga 5,000 less. 5,000 to 7,000 less. Minsan 10,000 less pa. So parang, talaga, yan yung presyo ng GTX 1080 nyo. Ano mo possible? I think possible. I think nakausap ko dati sa Rainier, may binabanggit siya about something sa China na mayroon talaga mga area na ganyan na madali lang gumawa ng ano. Pakita mo lang yung design mo, gagawin nila. Oo, totoo yun. I mean, this is not devaluing Chinese market at all, pero in years, in decades, di ba? Siguro more than 50 years, they've been doing manufacturing for all types of companies. Siyempre, may lalabas na mga genius na dyan. Di ba? They would start their own company. I know how to make your device. Let me make the device. Kasi the parts are also here. Di ba? The parts are also here. The factory is also here. So why don't I start my own company and make these devices? Kasi we've already figured it out. Hindi naman to mga ano lang eh, assembly manufacturing eh. Parunong sila sa electronics, di ba? I think may nakita akong YouTube video or something na, di ba sa atin may divisoria. Pag pumunta ka doon, lahat ng klaseng damit at saka ano. Doon, merong anong area na electronics lahat. As in, lahat ng, parang ang ginawa niya eh, merong, ang daming parts doon, tapos pinakita lang yung design, ikot ka lang, makaka-assemble ka na ng smartphone. Ah, talaga? Oo. As in. Parang, parang ano ka lang, nagkukuha ka lang ng ano dyan sa palengke. Pero electronics. I mean, these are legit electronics, ha? Although, syempre, ang ina-ensure kasi kung sakaling parang malaking company siya ng tech, is ang ina-ensure nila is yung lifetime. Quality. Diba? Oo, yung quality. Diba? Hindi madaling mag-breakdown. Mm-hmm. Diba? Quality tested for so much. Pero ito kasi mga to is, nandun na tayo sa ano eh, parang sa atin din, sabi ni Divisoria, maibenta lang. Diba? Maibenta lang. Okay naman yung damit eh, okay naman itsura. At tulad ng mga, ano ba, bumili ka ng gawan China rin naman yung mga yun eh. Pero, yung mga sapatos, yung mga Jordan, diba? I'm not talking about yung mga Jordan, tapos si Jordan ay baliktad. Hindi yun. As in, legit, class A, mukha talaga siyang Jordan na sapatos. Di ba? Ano yung number one, ano dyan? Kasi yung sinasabi nila, ay, so yung quality talaga, yung long-lasting, ano niya. Di ba? Kasi they're substituting the usual materials from the original materials para makamura. They're selling it on the cheaper, pero they're substituting, pero the look is exactly the same. And how it's designed, how it's stitched is exactly the same. Why? Because it's the same people who worked on the Nike shoes in China. They were Nike factory in China. They're still doing the same thing. They know how the stitch goes, how i-assemble tong ganitong klase sapatos. Pero the materials are substituted. Diba? So parang mga kalya dito sa Pilipinas. Yung political. It was substandard talaga. Yeah. So yun yung para makatipid ka, you're gonna use a substitute material. Di ba? Na parang ay mahal tong ganitong klase material eh. Mimina pa yan, iano pa yan, pero meron tayong ganito, ganun din. Pero I can replicate the look even yung loob ng sapatos. Pero yun nga yung risk doon is parang because I used substitute material, it might not last as long as an original shoe. But you still get the same look. So if the look is all you want, then might as well buy something cheaper. Diba? So, yun nga. Yun yung sinasabi ko doon sa graphics card. They're using different
devices for ano for these different materials, they have the same architecture, the same ganyan-ganyan, pero since the materials are ganyan, medyo nakakatakot. And meron pang rumor, tsaka yung mga boxes nila, chong, medyo talaga nakakatakot. Alam mo yon, ang ganda lang ng printer nila. Tapos pag nasa mo yung nasa back na, back, ano yung sa likod na, yung mga nakasulat, parang questionable yung grammar. Oo. Nakabasa ka ng mga ganun. Oo, diba? Yung parang, ang ganda ng printer lang nila, pero yung mga boxes nila, parang, alam mo yon, kaya mong punitin, diba? So parang sa sobrang sketchy talaga. Tapos wala. Alam mo, usually pag original, diba, parang naka-plastic sealed, di ba? Yung mga boxes nila and everything. So pag papatingin, pag tingin mo yung device, parang yung mismo yung box mismo na plastic siya, eh, di ba? Parang naka-sealed siya ng plastic for ano purpose. Pero yun, makikita mo, hawak mo na yung box. Eh. Parang, kailan to ginawa kanina? Nakalabas lang sa factory ba neto? So pinrint nyo lang. Yun. Parang sabi ko, oh my God. So, yun. Yun yung medyo, yun nga, back to how the PC industry does it, yun yung kailangan iwasan sa console. Is yung mga third-party manufacturers na ang iniisip lang nila, oy, slots, ganyan-ganyan. So, kailangan, meron din tech doon na parang pag kinabit mo, madidetect siya. So, madidetect siya ng ang tawag dito, ng PS4 na original to. Mga region, yung mga ganyan, yung mga ginagawa nila sa mga region CDs, di ba? So, nadidetect siya. Mm-hmm. So, that may ganun klaseng tech siya na ilalagay para makaiwas sila sa mga third party na hindi siya license. Di ba? Pwede naman yung mag-third party pero dapat license. Di ba? Huwag yung way around that kasi babalik tayo sa mga fake season. So, tapos hanap ka pa ng device driver na hindi naman gagana. Oo. Pero yun nga, kasi since online na ang console, yung mga device drivers and everything can easily be downloaded na yun. So yung mga patches, yung mga, ganun sila eh, para na silang PC eh. Ang mga consoles, hindi na sila nagdidepende dun sa CD na built na 100%. Oh, meron pa. Pa nabibenta? DVD? Oh, DVD. Blu-ray. Ah, oh, Blu-ray. Iba naman yung Blu-ray. CD pa rin siya. CD pa rin siya eh. Yung device, mismong hardware, diba? You can call it Blu-ray technology or DVD technology, diba? Pero yung CD pa rin siya. Still a compact disc. It's still a disc. So, yun nga. Yun yung ginagawa nila ngayon. Ibig sabihin, kahit may bumili ka ng bala, pagdating mo doon, i-update yun, magpa-patch yun, di ba? Automatic yun, pagbukas mo ng PS4 mo, kung ano yung mga available patch, magpa-patch siya. Hindi ka kagad nakakalaro yung iba. Pero yun nga, yun yung buhay ngayon ng mga consoles, which is the same as what happens in PC. When you open your PC, lahat ng mga games mo na mayroong patches, automatic siya. Pag binuksan mo yung game mo, magpa-patch siya bago ka makapaglaro. Di ba? So, That's what's happening now. So going modular, in my opinion, is the best way to go. Kasi nga, agree. Otherwise, you'll be left off. Katulad yan. Ang ano ngayon is 4K, di ba? So the goal now is to make ang hirap kasi sa console. Eh. Kasi sa PC, para ma-reach mo yung 4K, 60 frames per second, or even 1080p, 60 frames per second, you have to adjust your monitor then. You have to buy a monitor that has higher refresh rate para mabilis siyang mag-refresh. Pero, sa ano kasi TV eh? Di ba? The refresh rates of TVs are what? 75 hertz at most? Yan na yung mga... Yun yung mga smart TV na yan, yung mga UHD na sila, 4K na sila, 55 inch and everything. Gawa ng Samsung, AMOLED na yata yung screen, I don't know. Pero yun nga, 75 hertz is most that they can go, which is good for mid-game PC gaming. If you're playing on a online game, online shooter and everything, you need a higher frame rate for that.
Although yeah. hindi na notice sa mga tao 'yon. Pero ngayon at most you could go as 144 Hz. 144 Hz is the highest refresh rate ngayon sa mga gaming monitors. Ito na yung mga super immersive na curved pa sila, yung mga ganyan. So, pero mura na, nagmumura na rin ito. Diba? If, kasi, with, kaya sinasabi ko mahirap sa console, kasi you have to compensate for that. Because your customer's TV is not up for hardcore gaming. 75 Hz, nanonood lang kasi sila din ng movies dyan eh. Diba? Di lang yan for gaming. Wala namang Sony... ano eh, Sony monitor for PS4 eh. Diba? Iba-iba pa yung brands. Ganun. Iba-iba pa yung brand. Diba? So you have to compensate for this. So you have to invent a tech to actually dayain mo na mukhang 144 Hz yung nilalaro mo. And we're reaching the 4K technology na yon. So ganun kagastos sila. Ganun kagastos gumawa ng ano yan. Kasi nga kinocompensate nila yung TV. Diba? HDMI pa rin yan. Mga ganun. So, sa PC, nag-iiba na yung ports namin. Hindi na siya HDMI. Di ba? Nagbabago na siya. So, hindi nakakahabol talaga. So behind, PC, console games are so behind. Pero they're the largest market when it comes to gaming. So, if the companies do not compensate for that, if they're happy with what they're making, di ba? Hindi nila makakonvince yung mga katulad ko, PC gamers na mag-console. Totally, di ba? Di ba? I still have a PC, pero it's for desktop use na. Pero when I want to game, I wanna, di ba? Soul game na yun, para hindi na rin ako gastos masyado. Para mag-upgrade na mag-upgrade every generation. Kasi ganun sa PC eh. Every 2 years, I think, is another generation of what they call this? So graphics. Oo, yung CPU, yung mga chips. I9 na ngayon, na so ibang issue yun sa processor. Ay. Oo. Yun nga. So, mag-upgrade ka na kasi yung i9 is the perfect for the graphics cards that are being released now. Kaya niyang i-handle. 'Di ba? Kaya niyang mga post-processing, yung mga ganyan, kaya niyang i-handle lahat 'yan, which is mas maganda talaga. Ako, I'm still using an i5. It's a high-end i5. Pero kasi nga dahil I'm also using this for desktop, yung PC ko and everything. So kailangan ko ng i5. Hindi ko kailangan ng i7 pa ngayon because i7 is more of gaming na, tas i9 is talagang siya na talagang dedicated for that. Yun nga. i9 is also used for yung mga video processing, yung mga editors. Okay. Yun. So para makapag-render siya na maayos. So yun, that's what we're at now. And we're talking about just console. We're talking about just gaming, di ba? Eto, pag-usapan natin yung AMD content. So AMD, well, nag-release sila ngayon ng, I think it's the RX 7. RX 7 is what they're calling it. And they're not going with the ray tracing or RTX technology. They're doing it the same way. Pero sinasabi nila, oh, kaya na namin makapag-toto-toto sa inyo. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin. Pero AMD, like AMD is the cheapest way to go when you're trying to do a budget for PC gaming. AMD is the way to go. You go AMD all the way. Yan parts na yan. Kahit sino tanongin mo, kahit anong, what do you call this, a gaming shop out there, they rarely use NVIDIA. If they're using NVIDIA, they're using the very cheap NVIDIA graphics cards, which is mga old series, from GTX 700 series, 900 series. They're not using the GTX 1000 series yet. Sometimes merong mga 1070 na nakakawala, 1060. Pero mostly they're using AMD. Why? Kasi mura. Eh, you're using, diba, ilang machines yung papatakbuhin mo sa computer shop mo, di AMD ka na, diba? And yun din yung nakikita ng consoles. Microsoft and Sony is using AMD cards. They're using, I think, ngayon, it's being rumored that the PS5 will be using Ryzen 7. So, as yung CPU, yung processor niya. So, mabilis yan. I think it's 16 cores.
16 cores. So, or customized siya for consoles and everything. So, high-end siya and everything. Maganda. Okay naman AMD. Ang problema ko lang sa AMD kasi, diba? So, you're not just gonna manage yung speed mo or your computing power mo and everything, but also the heat in your system. That's why most AMD users, ano yan, con todo, ano yan, RGB fan yan, tsaka water cooling. So, may ilaw-ilaw pa. Exactly. So, sobrang init yan, pero maliwanag naman. So, yan, karamihan yung ginagawa. Pero sa NVIDIA kasi and Intel, if you're doing an Intel and NVIDIA combination, which is what I'm doing now, hindi ko kailangan ng ganun karaming fans because self-modulating naman yung ano niya, yung heat niya and everything. So, I don't need that much fans. I don't need to spend that much on yung mga RGB, RGB, ganyan-ganyan. I just need to know who, ano yung, kung paano mag-cool. Kasi syempre, hindi naman tayo i-engerts-engerts yung mga computer naman ng ano, di ba? Computer naman ang course ko noon eh. So, alam ko naman kung paano tumatakbo yung paano magpatakbo ng tamang fans. Hindi ako papabola sa mga sales speech. So, yun. Ngayon, okay naman ako. I don't go up 60. I don't go up 60, I think. 70 degrees, which is the yun na yung gaming mode, 70 yun. Pag umakit ka pa doon, medyo mumupot, init-init na ng system mo noon eh. Anyway, my ideal is like 35. So, what's up? What's up, PC gamers? Ideal is 35 degrees, yo. I can even check right now. Yeah, oh, 35, 36. Yan yung ideal mode. Ideal mode talaga. Hindi pa nga to ideal mode. Gumagamit pa ako ngayon. Hindi lang ako nag-game. Pero yan. So, yun. So, yun. Ano pa ba? Ano pa ba pag-usapan natin? Ayan. So, well, kung pagdating sa puro kalaro, marami tayong plan. I think recently we just released our, I don't know, we just started uploading in YouTube. So, if you guys are more of a YouTube rather than Facebook or Spotify or anything like that, you guys can check out all of our episodes. Or, yeah, uploaded na ba lahat? Hindi pa, no? We're still doing it. Pilipinas talaga, grabe kasi internet talaga, grabe kayo, bagal ng internet kasi. Kaya pre, isa-isa namin na-upload, pero just watch out for it kasi mas marami nga. Ayun. So, we're uploading all the episodes there. Huwag niyo masyadong asayan yung mga visuals, ha? So, we're still coming up with that. Baka may fans dyan, kayo na lang mag-render. Kayo na lang papayagan namin kayo, sabihin niyo lang. Gusto niyong gawa ng mga visuals yung mga episode namin. Gusto niyo kaming gawang cartoons, walang problema. Diba? Pero yun eh, uploaded na yung mga sa YouTube. We're also uploading it on Facebook, diba? At the same time. Para just in case nga, ayaw niyo mag-Spotify, ayaw niyo magbukas ng mga phone lang kayo and everything kasi nakabukas na yung Facebook. Bakit pa magbubukas sa Spotify? Okay na to. Pero yun nga, kung Spotify kayo kasi nagtumayin siya tumakbo sa background, nagsasalita, tapos pwede kayo mag-Facebook. Di ba? Or habang nag-drive. Oo, yung mga gano'n. Or habang nagluluto. Which yung usually ginagawa ko. Oo nga eh. May campaign pa kami. So, coming soon this 2019, siguro magma-merch na kami. Abangan nyo yung mga t-shirts namin kasi maganda yung mga naiisip namin. So, mas gugustuhin nyo. So, hindi lang puro ko laro yung hindi naman kami ganun hindi naman kami ganun ka-conceited na gusto namin, gusto nyo suotin yung label namin. Pero ito yung mga t-shirt na statement t-shirts tungkol sa gaming. So, yun. May bahala sa inyo. May bahala dyan. May tatak namin. So, yan. Coming soon. Siguro. Basta. Siguro after mga summer. Yan. Marami pa akong kinakausap ng mga gagawa ng t-shirt eh. Baka yung mga gusto mag-ano dyan. Para makamura kami. Pag-manufacture ng mga t-shirt na to. Yeah. Pero yan. Ano pa ba? Well, 2019, marami pa tayong magkakaroon pa tayo ng game. So, we're also looking for the next ESGS, di ba? Pupunta tayo dyan. Pupunta ka na dyan, ha? Yes. Iniwan nyo.
Yeah, pumunta lang kayo. I mean, it's just we'll be there. So, malay mo magka-boost kami, di joke. Pero we'll see. We'll talk to the guys kung pwede. Kahit maliit lang, tsaka isang araw lang. Wala naman siguro problema doon. Nandun naman lahat eh. Lahat ng mga baliw sa industriya, nandun lahat. we'll see kung gusto mo mag-live dyan. Tingnan natin. Ang igay ng background doon. Oo. Kailangan so, natin equipment pa. Oo nga. We'll see. Pero yun, lots of things coming up in 2019. Not only in gaming industry, kahit dito sa channel na puro kaloro. Lahat kami ngayon is hard at work to give you guys great content and everything. Medyo dumadami ng fans. Dumadami na ang request namin. Ay nga pala kay Marco, ikaw may ito, pinilit mo kami gumawa ng episode. Natamad pa kami. De joke lang. Kasama talaga sa plano namin gagawa kami. Medyo nagkaroon lang kami ng problema sa guest and busy kami doon sa YouTube. So, yeah. Salamat sa pag-alala, Marco. Just keep following us, guys. I hope you enjoyed this 2019 catch-up pa to. So, we're still coming up with content. We're still gonna talk about a lot of rants sa mga nangyayari ngayon sa gaming industry. Locally din. And internationally, of course. So, yun. We're still gonna bring you. Yun. Ayun pa, MK11. Na-release na, di ba? Mortal Kombat 11. Ayun. Nakita mo yung mga fatalities. Grabe. Oh my God. Grabe sila. Grabe sila ngayon. Wala na. They're not holding. O nga eh. Pinupush nila talaga yung level na kaya mo pa bang maglaro nito? Iniisip ko nga yan eh. Paano kaya yung ano conference room meeting? No? Ano mga naiisip yung mga fatalities sa maganda dyan? Sabi? Maganda yung graphics pa. Di ba talaga ramdam mo na yung ano eh. Kita mo. Pero kasi may lull doon eh, di ba? Kasi Mortal Kombat, yung unang-unang Mortal Kombat is mga tunay na tao, yung mga actors, di ba? Tapos, ano na lang, superimposed na lang ng mga graphics. Ngayon, realistic na rin ulit. Ito ng cracking ng bones, pinakita na kaya ko pa ba to? Nalala ko yung mga ganun, yung mga ganun ka. Ganun yun yung pinapakita yung mga laman loob. Yung parang Romeo must die. Panahon pa ni Jet Li noon. Sabi ko, pinapakita yung loob po nagkakrak. Nababasag yung mga, ano, yung mga bones and everything. Sabi ko, okay talaga. At yun naman, rich sila. Gumawa sila ng sarili lang event para lang i-release yung game. Sabi ko, magaling to. Magaling ang marketing na ito. Feeling ko gagayahin na ito. Diba? Yun na yung direction nila, di ba? Si Sony, si ano. Isang game lang, ano? Grabe. Nagawa ka ng isang event para sa isang confident game. Confident sila sa, ano, sa laro nila. Uh-huh. Sige. Yun na ang ating episode today. Baka masyado na kayong naiinip. Pero yun nga, I mean, we, right now, 2019, sana ma-enjoy nyo pa yung mga contents namin and everything. Yun nga, ang payo namin, traffic, pakinggan nyo kami. Tungkol naman to sa gaming. Kung meron kayong mga comments about this episode, we invite it. Go ahead and comment sa mga pinapost namin sa Facebook page namin per episode. The comment section is there. Tell us what you think. Kahit matagal na yan, kahit last year pa yan namin comment, we appreciate it kasi we need the feedback right now. So, you guys are following what you want. We're putting out content of what you like to see. Kung sinong gusto nyong interviewin, sabihin nyo lang. Yeah. Palike ng YouTube kahit hindi kayo nanonood. You know para the drill. Like and subscribe, comments in the description. May ganun na tayo ngayon, boy. Ayan. Okay, sige. Alright, so that's our episode. Thank you very much for listening, guys. And you have a great new year. Year of the Baboy.